Hello guys and welcome back dito sa ating channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinaka-latest update pagdating sa financial ng Nickel Asia Corporation. Now, ang Nickel Asia is one of the largest producers of lateritic nickel ore hindi lang dito sa ating bansa, bagkos sa buong mundo. In this video, we are going to explore Nickel Asia Corporation background, stock performance, and future prospects so you can make informed decisions about your investments. So now, kung ready ka na, let's dive in. Bago tayo magsimula, pipili muna ako ng isang mananalo ng portfolio tracker ko. Ang gagawin ko lamang, pupunta lang ako sa pinaka-latest video na in-upload ko and mag-random pick ako kung sinong mananalo ng aking portfolio tracker. So yun, congratulations sa'yo kasi ikaw ang nakatanggap ng portfolio tracker ko ngayon. Kung gusto mong makuha ito, nasa description ang email address ko. And again, congratulations sa'yo. Now, Nickel Asia Corporation was established in the mid-1980s and has since become a major player in the Philippine mining industry. Nickel Asia primarily business is the extraction and sale of lateritic nickel ore. Ito ay ginagamit sa production of stainless steel and other nickel-based products. Now, the company operates 4 mines across the Philippines, each with unique geological character and mineral composition. One of the main reasons why you should invest in Nickel Asia Corporation is their commitment to sustainability. The company is dedicated to reducing its environmental impact and preserving the local communities where it operates. They have invested in new technologies and processes to minimize waste, conserve energy, and reduce emissions. This not only benefits the environment but also shows that the company is dedicated to responsible and ethical business practices. Another reason to invest in Nickel Asia Corporation is their impressive financial performance. The company has a consistent reported strong financial results with an increasing in revenue and profitability year after year. In addition, the company has a proven track record of managing risk and adapting to change in the market, ensuring stability for its investor. Over the past years, pinapakita sa atin dito na continuous nag-grow ang kanilang revenue, income, and likewise sa kanilang free cash flow. Today, ang kanilang revenue ay nasa 26.83 billion pesos at ang kanilang earnings ay nasa 8.54 billion pesos at ang kanilang profit margin ngayon ay nasa 31.8%. That's a very, very high na profit margin meron ng company. And also, napakaganda na kanilang free cash flow ngayon na nasa 10.88 billion pesos. And isa pa sa kagandahan dito sa kumpanya ay ang kanilang debt to equity. So dito pinapakita sa atin na sobrang baba ng kanilang utang na kinikater ngayon na nasa 9% lamang. And also, pagdating sa financial positions ng company, pinapakita din sa atin dito ang kagandahan ng kanilang structure ng kanilang business. Kayang-kaya nilang punan yung kanilang mga liabilities na kinikita ngayon and yung long-term liabilities also. And so, this is the structure of balance sheet of Nickel Asia Corporation. Finally, the nickel market is poised for significant growth in the coming years, making now the perfect time to invest in Nickel Asia Corporation. With the increasing demand for electric vehicle and the growing demand for stainless steel, the demand for nickel is only going to increase. And with the Nickel Asia Corporation expertise and experience in the industry, they are perfectly positioned to take advantage of this growth and provide their investor with great returns. Pagdating sa mining industry, ang Nickel Asia Corporation ay pangalawa sa pinakamalaki ang market cap. Today, ang market cap ng Nickel Asia ay nasa 103.19 billion pesos. Likewise, sa revenue at net income ng company, pumapangalawa itong Nickel Asia Corporation. At ang grinow na kanilang share price over the past 1 year, 10%. On Friday, Nickel Asia closed at 7.42 pesos per share, 24% below its 52-week high of 9.77 pesos per share. At ito ay naabot noong March 8, 2022. Ang ratings ko sa Nickel Asia Corporation ay nasa 4-star category. At isa sa mga kadahilanan kung bakit gustong-gusto ko itong company ito, ang kanyang return on equity
return on assets, return on investment over the past 5 years ay nasa 10% or more ang tatlong nabanggit natin. Now, nangangahulugan ito na pinapahalaga ng company nito ang kanyang mga shareholders. And dito naman sa return on invested capital ng company in a conservative growth rate over the past 10 years ay nasa 10.53%. So dito sinasabi sa akin na nasa excellent level of category ang management ng company nito. In comparison sa mining industry, ang company ay nasa undervalue pa rin. Bakit? Kung titignan natin dito, ang kanyang PE ratio ay nasa 10.90 pesos per share and also ang kanyang price to free cash flow ay nasa 8.55 pesos per share. Pinapakita dito sa atin, sinasabi sa atin na ang company ito ay nasa undervalue category pa rin. Now, merong pinakamataas na average forecast dito ay ang SCC na nasa 84.4%. Susundan yan ng Nickel Asia Corporation na nasa 13.5%. At net income margin also ay ang SCC at susundan ng Nickel Asia Corporation. Now, pagdating sa revenue forecast ng mga analysts, ang average forecast in the next coming 5 years, ito ay compound annual growth rate ay nasa 6.8%. And ang net income ng company forecast in the next coming 5 years compound annual growth rate ay nasa 12.9% sa company. Now, pag-usapan natin ang dividendo ng Nickel Asia Corporation. Ang dividend yield ng company ay nasa 6% ngayon. And kung compare mo ito sa dividend yield versus the market, pinapakita sa atin dito ang kagandahan ng dividendo ng kumpanyang ito. And over the past 10 years, ang dividendo ng kumpanya na binibigay sa kanilang mga shareholders ay talagang continuous na nag-grow. Pinapakita sa atin dito ang kagandahan ng kanilang dividend. And kasabay ng pagganda ng kanilang dividendo ay ang pagganda din ng kanilang performance sa kanilang share price. Ngayon kung nagtatanong ka kung kaya ba nila i-cover iyan, kung titignan natin dito, in terms of earnings payout to shareholders, ay nasa 27%. Kayang-kayang kupunan ng kumpanya ngayon yung kanilang dividend na binibigay sa kanilang mga shareholder. And also, kung compare mo ito sa cash payout ng company, in terms of free cash flow, pinapakita din sa atin dito ang kagandahan ng kanilang cash payout to shareholders. Now, ang ibig lang sabihin nito, in terms of dividend, wala tayong problema sa dividendo na binibigay ng kumpanya ngayon. Now, nandito tayo sa investing.com. And kung titignan natin dito, ang average na dividend yield ng company for the past 5 years ay nasa 4.81%. Ang current share price ay nasa 7.40 pesos per share. Now, if we invested 100,000 pesos for the past 5 years sa company and nire-reinvest natin ito every year, ang ating final balance na dito ay nasa 126,477 pesos. At mayroon tayong overall growth na nasa 26.48%. Take note, ito ay galing lamang sa dividendo na binibigay ng kumpanya over the past 5 years. At mayroon kang kinita sa dividend na nasa 26,477 pesos. While investing in Nickel Asia Corporation can be a great opportunity for growth, it is important to understand the potential risk involved. Let's take a look at some of the main risks that investor should be aware of. I think one of the biggest risk of investing in Nickel Asia Corporation, and probably you are going to agree with me, is the volatility of the nickel market. The price of nickel can be impacted by a variety of factors, including global economic conditions, supply and demand, and geopolitical events. This can result in significant fluctuations in the price of nickel, and which can impact the financial performance of the company. Another risk to consider is the potential environmental issues. The mining industry is often associated with environmental risk, including waste management, land degradation, and water pollution. It is important for investor thoroughly research the company policies and practices in these areas to ensure that they are comfortable with the level of risk involved. Investor should also be aware of regulatory risk, such as changes in government policies or law that could impact the operations of the company. This can include changes to environmental regulations, tax laws, and labor laws, which can also have a significant impact of the company financial performance. Now, ito'y napatunayan natin sa nakaraang administrasyon na talagang ang mining industry ay talagang nagsisibagsakan ang mga stocks dito. Kaya isa rin ito sa kailangan natin tignan kapag mag-i-invest tayo sa mga mining sector.
Now, sa tanong na undervalue ba itong Nickel Asia Corporation ngayon, titignan natin dito, ang aking nakuhang fair value ay nasa 10 pesos per share at ang current price ng Nickel Asia Corporation ay nasa 7.46 pesos per share ng time na nire-review natin ito. Now, based on nakita natin na assumptions kanina dito sa company and also sa kanyang sales growth over the past 5 years, pinapakita sa atin dito na ang aking assumptions ay very very conservative. Now, ang aking nakuhang target price dito sa kumpanyang ito in terms of low assumptions ay nasa 10.25 and mid assumptions ay nasa 10.11 and high assumptions na nasa 10.57 pesos per share. Dito naman sa DCF valuation model na mayroon perpetual growth rate na 6% and discount rate na nasa 9%, ang aking nakuhang fair value ay nasa 9.75 pesos per share. Dito naman sa current fair value valuation natin, ang aking nakuha ay nasa 11.98 pesos per share na mayroong net income in trailing 12 months na nasa 8.5 billion pesos. Dito naman sa future intrinsic value natin, ang nakuha ko ay medyo mataas na nasa 19.28 pesos per share and mayroong forecast ang mga analyst na nasa 13.7 billion pesos. Dito naman sa revised formula ni Benjamin Graham, ang aking intrinsic value na nakuha ay nasa 7.36 pesos per share na mayroong growth rate na 10% and 10 years government bond na nasa 6.40%. And also dito sa Piltown valuation model natin, ang nakuha ko ay nasa 10.58 pesos per share. So overall, ang average intrinsic value na nakuha ko dito ay nasa 11.11 pesos per share. And today, ang kanyang current price ay nasa 7.40 pesos per share. At mayroong upside potential na 50%. To sum up, Nickel Asia Corporation is a company with a rich history and a promising future. Its stock performance has been volatile, but overall, it has been trending upwards, and it compares favorably to its peers in the industry. Of course, investing always carries some risk, but with careful research and analysis, Nickel Asia could be a strong addition to your portfolio. So guys, what do you think about Nickel Asia as an investment opportunity? Comment mo na sa baba. And if you're interested in learning more about stock analysis and investing, be sure to subscribe to my channel for more videos like this one. Gusto mo bang ma-achieve ng mas mabilis ang iyong financial freedom? Kung gusto mong malaman, panoorin mo itong video na to. Kung ikaw naman ay bago pa lamang dito sa pag-i-invest dito sa ating merkado, panoorin mo itong video na to kasi dito tinalakay ko from start to finish kung ano ang gagawin mo dito sa ating merkado. And this is PSE Warrior, nagpapaalala lang, invest wisely, and see you on the other side.